Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update ngayon sa social media, mga kaaldab. Pero bago tayo pumunta sa ating pinaka main topic, dun po muna sa pinost natin o in-update natin na sinabi nga po ni Alden, medyo marami pong disappoint o maraming hindi po naniniwala doon po sa sinabi po natin. Okay lang naman po yun, normal lang naman po, mga kaaldab, na may mga ganun po silang sasabihin na Mr. Destiny, hindi na muna kami naniniwala kay Alden dahil lagi niya na lang sinasabi yan, lagi na lang siyang ganyan, lalo na kapag ang mga mamis, mga titas, mga senior yung kausap niya, medyo nakaka-dismaya na lang kasi. Alam niyo, sa totoo lang, mga kaaldab, okay na rin po yung mga ganyan. At least, kumbaga, wala pong sinasabi si Alden na bali-balita nga po sa interview sa kanya ng Inquirer.net. Ibig sabihin lang yun, mga kaaldab, wala pong katotohanan. Di po ba? Kasi papalo up niya po yun dun eh. Di po ba? Para sa mga mamis, ang dami naman po kasi nag-react. Karamihan nga po dun, eh mga senior at mga titas po yung nagbigay ng mga update, mga kaaldab. Kaya nga po ako, nagulat na lang po doon sa mga bali-balita. Pero in-update naman po natin eh. Ang maganda lang naman po doon, mga kaaldab, eh kumbaga napasabog na natin na maaga pa. Hindi na siya kumalat at hindi na po talaga pinaniwalaan pa. Although maraming nakisawsaw, maraming naki-join, di po ba? Pero at least hindi siya masyado naging trending. Ibig kong sabihin, hindi siya masyado pumutok sa social media. Ngayon lang naman po yung kagandahan. Hindi po katulad ni Mr. Spotted na talagang hanggang ngayon, eh mainit at sobrang init nga po ng pinag-uusapan. Real to kaya, mga kaaldab. Kaya nga po dun sa mga taong hindi po tanggap yung mga ina-update natin, sa mga taong hanggang ngayon, eh nananatiling matatag, nananatiling kampante, mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Yun naman po yung importante, yung updated po kayo pagdating po dyan sa larangan o sa social media. Napakarami po kasi ngayon kumakalat na hindi po talaga maganda at hindi po kaaya-aya. Ito na po yung pinaka main update natin. Well, biglang bumaliktad po yung sitwasyon. Gaya nga po ng sinabi natin, in-upload natin na nakita nga po daw si Mengay sa Okada kasama si Richard Polkerson. Well, tama naman po, pumutok na naandun nga po daw si Main Polkerson sa Okada at si Mr. Spotted daw po yung kasama. So alam nyo na, di po ba? Although may makita kayong mga posts, mga video, 101% inedit lang po yun at si Alden po yun, mga kaaldab. Pero sabi ko nga po, malabo pong lumabas ng bahay si Mr. Spotted eh. Real talk. Kasi siya yung magiging tuksuhan eh. Kung pupunta man siya ng mall, kung pupunta man siya ng mga... Kasi nakikita yung pangalan niya eh. Di po ba? Ang daming bumabatikos nga po sa investment iska. Kaya nga po, bigla po siya naging trending eh. At bigla rin pong lilo. Dati po, nagpo-promote siya ng pelikula nila ni Julian San Jose. Julia Montes, mga kaaldab. Pero ngayon, wala eh. Walang update. Ngayon, nagpapakalat po sila ng mga fake news. Dati-rate, tayo po yung sinasabihan na fake news. Pagkatapos ngayon, biglang baliktad, no? Biglang si Mr. Spotted nga po yung naispatan daw po ng kasama ni Main Polkerson sa Okada. Yan po yung pinagkakalat po nila. Pero ako, mga kaaldab, alam ko naman po na wala na pong ganong maniniwala po sa kanila kasi tayo na po nauna eh. Tayo na po yung naunang nagbigay ng update. Pero syempre, yung iba para lang makisawsaw, di po ba? Alam nyo naman po yung mga article na isinusulat ngayon. Alam nyo naman po na kapag kinamengay at Isoy at Mr. Spotted, talagang trending po yan. Talagang pinag-uusapan po yan sa social media. Tapos syempre, sasabayan pa yan ng website. Ganun po kasikat ang aldab. Kaya nga po lagi nilang ginagamit eh, di po ba? Kaya nga po yung art, yung Philippines Inquirer at Inquirer.net, nagparang ano,
Parang nagsasanib pwersa po sila o pataasan po sila nang nagkiklik, mga kaldab. Yung tipong kailangan mauna ako sa balita, kailangan updated ako, kailangan ganito. Naalala nyo po ba kay Ibiang? Yung Philippines Inquirer po yung nagpost. Tapos kay Alde naman, inquirer.net. Halatang halata, mga kaldab, na gusto po nilang sumikat, gusto po nilang maging trending, gusto po nilang maging viral, kaya ginagamit po nila yan. Totoo naman po, mga kaldab, sa mga taong nagsasabing fake news ako, well, kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Ito yung mga kaganapan, mga kaldab, na pag guilty yung isang tao, gumagawa po sila ng mga issue para lang po mapagtakpan yung mga kaganapan, yung mga kumakalat, yung mga trending, di po ba? Para nga po sila yung maging bida. Kaya doon po sa mga nagre-react po sa dumadaan sa channel natin, sa galit na galit, at nagsasabing fake news po tayo, okay lang. At least, kumbaga, gaya nga po ng sinabi ko, depende na lang po sa kanila kung sino yung paniniwalaan po nila, at depende na lang po sa kanila kung sino yung sa tingin nila nagsasabi ng totoo. Di po ba? Real to kaya, mga kaldab? I-remind ko lang po kayo, ha, sa sinabi po ni Alden Richards na pagdating nga po ng 2020, eh balikan na lang po daw natin ang masayang ala-ala. Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets, ha? Okay lang po yung sabihin nila na kumbaga hindi kami masyado naniniwala dyan, Mr. Destiny. At least kahit papaano, mga kaldab, eh mababawasan po yung sigalot natin, mababawasan yung kumbaga inquirer.net, yung ano nila, sinabi po nilang pinapakalat po na galit na galit nga po yung si Alden sa mga taong nagpipilit sa Aldab. Ngayon binabaliktad nila yung sitwasyon, mga kaldab, di po ba? Sila na po yung nagsasabi ng na andyan si Mr. Spotted, na andyan sa Okada, kahit wala. Pero normal lang naman po yan. Gaya nga po ng sinasabi natin, may mga bagay-bagay po kasi na yung tinatakpan nila yung katotohanan, mga kaaldab, lalo na po kila Mengay at Isoy. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, kapag may nakita naman po tayo na hindi kaaya-aya at sa tingin po natin talagang fake news, eh binabasag naman po natin agad-agad. Pero sila, kahit alam nilang fake news, tinutuloy pa rin po nila. Imposible naman po kasing hindi alam ng mga Armenian yung mga kaganapan kay Mr. Spate, di po ba? Siyempre, may mga staff yan. May mga crew. Oh, staff crew. May mga staff yan sa kanyang kongreso. At nalalaman kung nasaan nga po si Mr. Spate, di po ba? Lalong-lalo na nga po ngayong congressman po siya. Kaya natatawa na lang po ako sa mga taong laging nagre-react na alam daw po nila yung kaganapan kay Alde, kay Mr. Spotted. Alam daw po nila, marami daw po silang alam. Pero kung titignan nyo naman po yung post nila, wala. Walang kapost-post, mga kaaldab. Halatang, kumbaga, gusto lang po nilang mabago yung sitwasyon, mabago yung post, mabago yung mga komento. Mabaling po yung attention sa kanya. Yun po yung sinasabi natin, mga kaldab. Pero gaya nga po ng pinopost nila lagi, edited naman po eh. Saan ka naman kasi makakita, mga kaldab, ng video 10 seconds o kaya 7 seconds. Ganun po kabilis. Tapos yung taong makikita mo nagmamadali pa. Di po ba? Tapos misa may kita mo walang leeg, walang noo. Tapos yung face mask niya, grabe, hanggang noo, di po ba? Tignan nyo po yung post dati ni Mengay na nasa airport. Sabi nila, Taiwan daw. Nung malaman-laman natin, nasa Itbulaga po, nag-live yung Itbulaga, nandun si Mengay. Tamo mga kalokohan nito, mga kaaldab. Pero syempre, maraming naniniwala, eh, maraming sumisimpatya. Kaya tuloy-tuloy lang po sila. Yan po yung pagkakaiba ng Aldab Nation. Ako, hindi tayo gumagawa ng mga fake news. Hindi po ba? Wala tayong edited video. Yan po yung isa sa ipinagmamalaki po ni Mr. Destiny. Yung mga bagay-bagay na hindi tayo gumagawa ng mga edited. Bagkos sa mga pinopost lang po natin, yung talagang trending, talagang viral, di po ba?
Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny.